kailangan po natin bigyan ng pagpapahalaga at importansya lahat ng mga negosyante na nagbibigay, na nagninegosyo sa ating bayan, na sila ay bigyan ng mas mabilis at mas mainam na serbisyo upang hindi sila mahirapan. At the same time, hindi sila magatubili na asikasuhin yung kanilang mga permit para sa kanilang pagninegosyo. Nagsimula na ang Business One-Stop Shop o tinatawag na BOS sa bayan ng Mulanay noong ikatatlo ng Enero taong kasalukuyan. Layo nito na matulungan ang ating mga kababayang negosyante na mas mapabilis at epesyente ang pagpaparehistro ng kani-kanilang mga negosyo. Narito ang panayam sa hepe ng Business Permits and Licensing Office ng Mulanay. Ang layunin ng BOS ay yung mas mabigyan ng mas mabilis at mas kumbagay mas komprehensibong serbisyo ang lahat ng mga negosyante na nag-a-apply for business permit. Kasama na rin diyan yung mga nag-a-apply para sa mayor's permit ng tricycle. At saka kasama na rin yung sa bangka, which is hindi pa naman sila masyadong nagpe-permit. Pero ang main focus talaga namin is yung mas mabigyan ng mas magandang serbisyo, mas mabilis, at saka yung kumbaga hindi masasayang yung oras ng ating mga kliyente. Ang mga ahensya na kabahagi ng ating Business One-Stop Shop ay una ang aming opisina, ang Business Permit and Licensing Office. Pangalawa ay ang Municipal Treasurer's Office, na sila yung nag-i-issue ng sedula at mga resibo para sa mga kung ano yung mga clearances na kukunin. At the same time, yung bayarin para sa mga business taxes, fees, charges. Tapos, kasama rin dito ang ating Municipal Assessor's Office, ang ating zoning, ang ating engineering, fire, at ang BIR. Pati na rin pala ang ating Municipal Health Office para sa health and sanitary. Ang Business One-Stop Shop po ay laging ini-implement every January. Yan po ay nagtatapos every 20th of January or nakadepende po kung ito ay may extend. Pero ayon po sa aming sa napagkasundan ng aming opisina at ng Municipal Treasurer's Office ay hanggang January 20 lang po ang ating Business One-Stop Shop na non-penalty period. So by January 23, automatic po may penalty na po kaagad yung ating mga business owners ng 25% of their business tax plus mayor's permit. Ang kalagaan po ng BOS ay upang ito po ay laging ini-implementa bayan-bayan, kahit saan pong bayan, sa aming bayan, sa ating bayan, sa mga kalapit na bayan natin, sa buong Pilipinas, upang mas mabigyan po ng mas mabilis at mas mainam na serbisyo po yung ating mga negosyante. Ito po ay programa na talagang kailangan nating ipatupad dito sa ating bayan at sa lahat ng bayan sa buong Pilipinas, dahil kailangan po natin bigyan ng pagpapahalaga at importansya lahat ng mga negosyante na nagbibigay, na nagninegosyo sa ating bayan, na sila ay bigyan ng mas mabilis at mas mainam na serbisyo upang hindi sila mahirapan. At the same time, hindi sila magatubili na asikasuhin yung kanilang mga permit para sa kanilang pagninegosyo. Ang panawagan ko po sa aking mga kababayan na business owner ay tayo po ay magrehistro ng tama. Lumaban po tayo ng patas doon sa mga negosyante na nagre-rehistro at nagbabayad ng karampatang buwis upang maging dugo ng ating munisipalidad. Ito po ay sa pag-akala natin ay pag kita ay hindi naka-permit ay tayo ay kumbagay sabi ngay ligtas na. Pero mali po 'yun. Napakarami pong benepisyo ang isang negosyante na merong mayor's permit, dahil unang-una kung ikaw po ay halimbawa ay isang negosyante na nag-business permit sa amin, tapos gusto mong ma-expand o gusto mong mapalaki pa yung negosyo mo, kung gusto mo pa siyang mapalawak, mas mapaunlad, ang ating pong ibinibigay na mayor's permit dito po sa ating bayan or kahit sa ang bayan ay ito po isang negotiable document. Ibig sabihin po nun, halimbawa, gusto mong mapaunlad yung iyong negosyo, ngunit kapos ka sa pera, pwede mo pong gamitin collateral or negotiable document yung itong business permit na ito para mabigyan ka po ng loan ng
mga bangko, especially po yung sa mga DTI. Ang DTI po ay nag-provide ng loan, ng parang isang loan na maximum ata po ay nasa 300,000. Tapos ang kagandahan po nito, pwede mo po siyang i-deferred payment na halimbawa po hindi ka muna magbabayad ng ano na buwan hanggang isang taon. Tapos after 1 year or 6 months, pwede mo na po siyang bayaran unti-unti. At ang nakukuha na po natin dito ay less na po yung interest na dapat ay tutubuin ng national agency niyan. Kumbaga, ang babayaran mo na lang po ay kung ano po yung neto na babayaran mo ninyo dito sa iyong inutang na magagamit mo sa pagpapaunlad ng iyong negosyo. Inaasahan na dadagsa pa sa mga susunod na araw at linggo ang mga mulanayang negosyante upang magparehistro dahil hanggang January 20 na lamang ang huling araw ng programang ito. Samantala, saan ni Buwersa ang mga tanggapan katulad ng BPLO, MHO, BFP, DTI at Mayor's Office upang mas mapabilis ang transaksyon at pagproseso ng mga dokumento ng ating mga kababayan ayon na rin sa mandato ng ating punong bayan, Mayor Aris Aguirre. Edeline Pividal, para sa Mulanay.